Casey's POV. Hindi siguro pumayag si Reg sa proposal ni Noah. Kakatok sana ako kaso baka wala yun sa mood dahil nga sa proposal na yun. Upo na lang ako sa sofa at nag-isip-isip. What if ako na lang ang pumunta kay Reg? Baka pumayag siya. Itatry ko lang kung nga-agree siya sa akin. If hindi, pipilitin ko siya hanggang sa pumayag siya. Ginagawa ko to para sa Nylon Group, hindi para kay Noah. Duh! Kaya nag-asikaso na ako't saka pumunta doon. Huminga na muna ako ng malalim at saka nagpakawala ng hininga. Kaya mo to, Casey. Pagsaludo ko sa sarili ko. Pumasok na ako at umupo sa bandang gilid, sakto naman na. Lumabas si Reg at kumaway ako at nakita niya ako kaagad. Nagmadali siyang pumunta sa akin. Hey, why are you here? Tanong niya at saka umupo sa harapan ko. Busy ka ba ngayon? May sasabihin sana ako. Ani ako sa kanya. Hindi naman, what is it ba? Ngiti niya sambit sa akin. Kinuha ko yung business card ng Nylon Group at nilapag ito sa lamesa, saka inilapit sa kanya. Tinignan niya ito at saka kinuha. Nylon Group? Tanong ni Reg na may halong pagtataka. Tumango ako sa kanya. Kilala ko yung kumpanya na to. Kanina may pumunta rin sa akin. Sad niya. Sinawang tinutukoy niya. Ah, oo. Paano ko ba ito sasabihin? Kaba kung sad sa kanya. Kailangan mo ba ako? Tanong niya sa akin. Saglit ako napahinto at tumingin sa kanya saka ako dahan-dahang tumango. Ang dami na nag-abot sa akin ng business card dahil kailangan nila ako for businesses nila. Ani yan ni Reg. Ano bang gagawin ko? Tanong ni Reg na ikinabigla ko. Agad ako napangiti sa kanya. Pumayag ka? Utal kong saad sa kanya. Yes, ikaw na to eh. Sabay tawa niya. Thank you. So bukas, pag-usapan na lang kung ano ang gagawin mo. Pumunta ka na lang sa building na to. Sabay turo ko sa baba ng business card. Tumango naman siya sa akin at ngumiti. Maya-may nagpaalam na ako. Nagkwentuhan pa kami ni Reg about sa life niya. Yes, napapayag ko siya. Tumatalon-talon akong lumabas sa restaurant ni Reg at saka umuwi na ng tuluyan. Pagdating ko ay nakita ko si Noah na umiinom ng alak. Bakit ba siya umiinom ngayon? Iinom pa sana siya nang hinablot ko to sa kanya. Hoy, Noah, ano bang nangyari? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Saad ko sa kanya. Pilit ni Noah ang inaabot yung alak sa akin pero nilalayo ko sa kanya. Akin na yan, bulyaw niya sa akin. Bawal nga, bulyaw ko rin sa kanya. I just want to drink now, wika ni Noah. Dahil ba to sa proposal at na-stress siya ngayon? Pilit ni Noah ulit inaabot yung alak sa akin. Pwede ba Noah, umayos ka nga. Papagalitan ka na naman ng daddy mo eh. Saad ko, tinignan niya naman ako. Ano bang pakay mo kung uminom ako at pagalitan ni daddy? Tanong niya sa akin. Ayoko lang masabihan ka ng kung ano-ano ng daddy mo, sambit ko sa kanya. Really? May pakay ka na ngayon sa akin? Why, Casey? Dahil ba sa pera kaya may pakay ka na sa akin ngayon? At ginagamit mo yung bata na yan para mapalapit sa akin? Sambit ni Noah. Napahinto naman ako sa sinabi niya at kagad siyang sinampal. Napakawala mong kwentang lalaki. Saka ko binigay sa kanya yung alak at pumasok sa kwarto. Umupo ako sa kama at saka umiyak. Ano bang pera pinagsasabi ni Noah sa akin? Anong gusto niyang iparating? Na kaya ako lumalapit sa kanya dahil sa pera niya? Ang kapal ng mukha niya para pagsabihan niya ako. At tinamay niya pa talaga yung anak ko sa wala niyang kwentang pinagsasabi. Buisit siya. Binato ko naman yung unan sa pintuan. Ako na nga itong tumulong sa kanya para hindi na siya mahirapan. Tapos ganyan pa yung sasabihin niya sa akin. Buisit siya. Wala siyang kwentang lalaki sa buong mundo. Noah's POV. Nagising ako sa sikat ng araw na tumama sa akin. Magdamag na nakabukas yung pintuan. Hindi man lang sinarado ng bruha na yun kagabi. Tumayo ako at napaupo ako bigla. Ang sakit ng ulo ko dahil sa hangover at napadami yung alak na inom ko kagabi. Agad naman na sumagi sa akin yung nangyari kagabi. Wait, si Casey. Napabalikwas naman kagad ako tinignan yung kwarto. Nakita ko mahimbing yung tulog ni Casey at halatang umiyak siya dahil sa mata niya. Napakagago mo, Noah. Bakit mo ba yung ginawa sa kanya kagabi? Pinalaw-palo ko naman ang ulo ko dahil sa ginawa ko kagabi sa kanya. Nagasikaso naman na muna ako dahil sa gusto kong bumawi sa kanya at nagluto na lang ako ng breakfast.
"You're awake?" Ani ako sa kanya, ngunit hindi ako ni Casey pinansin at tuloy-tuloy siyang pumunta sa CR. Tinapos ko na lang yung niluto ko. Pagkatapos nun nilapag ko na lang at saka hinintay siyang lumabas at nung nakalabas na siya ay hindi man lang siya tumingin sa akin. "I cook for you," sad ko sa kanya. "Hindi ako nagugutom," sad ni Casey at sabay pasok sa kwarto. Napahilamos naman ako sa mukha ko dahil sa ginawa ko kagabi. Naiinis ako sa sarili ko, bakit ba hindi ko na lang siya pinakinggan kagabi? Nakita ko naman na nakabihis na siya at paalis na. Kinarangan ko naman siya. "I cook for you, Casey," ani ako ulit sa kanya. "Pwede ba, Noah?" Sabing hindi nga. Hindi niya na natuloy dahil biglang nagreklamo yung sikmura niya. "I told you," sad ko. Kinila ko naman si Casey papunta sa kusina at saka pinaupo sa harapan ng pagkain. Tinignan ko siya at nakasimangot pa rin. Nag-pray na muna ako at saka ko nilagyan yung plato ni Casey ng pagkain. "Kailangan ng sanggol na kumain ka," sambit ko. Hindi niya ako pinansin at patuloy lang siyang kumakain. Paano ba ako magsosorry sa kanya? Sabay na tayong pumasok. "Iahatid kita," ani ako sa kanya. Hinintay ko si Casey magreklamo pero wala akong narinig sa kanya. So it's mean, pumapayag siya na ihatid ko siya sa trabaho niya? Bingi ba to? Kanina pa ako nagsasalita. Actually, hindi ako sanay mag-sorry sa iba. Ewan ko ba pero I feel so guilty kapag hindi ako nagsasorry kay Casey ngayon. Nakita ko na tapos na siya at dumigay pa. Hindi ba uso ang takip ng bunganga sa kanya? Kababaing tao tapos ganyan. Tinignan ko lang siya at may kanin pa sa gilid ng bunganga niya. "Casey!" tawag ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at nilapit ko yung kamay ko sa kanya at kinuha yung kanin na nasa gilid ng labi niya. "May kanin kasi," sad ko sa kanya. Kumakaripas na naman tong puso ko nang dahil sa kanya. Nang matapos na kami ako na ang nagligpit, sinabi kong hintayin niya na muna ako dahil nga ihahatid ko siya sa trabaho niya. Nagkasikaso na ako at saka kami sumakay sa kotse ko. Habang nasa biyahe kami ay ang tahimik ng atmosphere. Ginagalaw-galaw ko yung mga daliri ko at hindi ko alam kung paano ako mag-first move na mag-sorry sa kanya. Bakit ba ako kinakabahan? Si Casey lang naman yan. "Okay ka lang?" tanong ni Casey sa akin. Nakita niya sigurong balisa ako. Hininto ko naman kagad yung kotse at lumingon sa kanya. "Bakit mo hininto?" tanong niya sa akin at tumingin. Narinig ko yung mga busina ng mga kotse sa likod namin. Pero wala akong pake. Na kay Casey yung atensyon ko. "I want to say something to tell you," sad ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin. "Ano ba, Noah? Bakit nakastak ka lang dyan? Sabihin mo na lahat sa kanya, Noah. Drive na, ang dami nagre-reklamo," sad ni Casey. Sabay turo sa likuran. Pinandar ko naman kagad yung makina at saka nag-drive ulit. Hanggang sa nakarating na kami sa trabaho niya. Bumaba agad siya at saka umalis tuluyan. Tinadyakan ko naman kagad yung gulong ng kotse ko dahil sa inis ko. "Buiset, bakit kasi hindi ka kagad nagsalita, Noah?" Bumalik na lang ako sa kotse ko at pumunta sa Nylon Group. Pinark ko naman kagad yung kotse ko sa parking area at saka bumaba na. May tumawag naman bigla sa akin. "Yes," ani ako sa kabilang linya. "Sir, nandito po si Sir Reg sa office niyo at inihintay po kayo ngayon. Saad ng secretary ko kaya nagmadali akong umakyat. Si Reg, nandito? Hindi ba't binaliwala niya yung proposal ko sa kanya kahapon? Sino naman ang nag-udyok sa kanya na pumunta sa office ko? Pumayag na ba siya?" Noah's POV. Pagdating ko sa office, sinakita ko si Reg na nakatayo tinihintay ako. "You're here, Mr. Imperial," ngiting sad nito sa akin. Pinaupo ko naman kaagad siya at umupo na rin ako. "I'm here for your proposal," aniya sa akin. "I know you know me or magpapakilala pa ako?" Sabay tingin ito sa akin, tinignan ko lang siya at mukha nang aasar pa tong gunggong na to sa akin. "Kung hindi ko lang siya kailangan ngayon, pakakadkarin ko to sa labas." "I know you, Mr. Canicosa," aniya ko sa kanya. "Alam mo naman kung bakit ka nandito, di ba?" sad ko sa kanya. Tumangon naman kaagad siya sa akin at gumiti. May kinuha akong envelope sa table ko at nilapag yun sa harapan niya. "Ayan yung details lahat ng gagawin mo," sad ko sa kanya. Binuksan niya naman ito at tinignan. "So, 2 days na lang pala, mabuti na lang at pumunta yung isa sa inyo," sad niya sa akin. "Isa sa amin?" Nagtaka naman ako at saka siya tumayo. "Pwede na ba akong umalis? Madami kasing customer for my restaurant." Sambit niya sa akin saka siya akmang aalis. "Kinakausap pa kita, sino nag-udyok sa'yo?" tanong ko at saka siya lumingon sa akin. "Casey, tanungin mo na lang siya kung ano nangyari, saka siya umalis sa harapan ko."
Napamewang naman ako dahil sa inusta niya sa akin. Hindi ko pa pinapaalis pero umalis ka agad. Sinipa ako naman yung sofa at saka umupo. Si Casey, pumunta siya sa lalaking yun ang hindi ko alam. Kinawakan ko yung phone ko, tinawagan si Casey pero hindi siya makontak. Tinawagan ko ulit siya pero busy sinasabi ng phone sa akin. Tumayo kagad ako at kinuhang long sleeve ko. Saka ako lumabas ng office at sa building. Bakit kaya ni Casey ginawa yon? Para ba sa akin? Siguro naaawa siya sa akin. Hindi ba siya naniniwala na kaya kong lahat? Pagdating ko sa building nila, ipinark ko yung kotse ko at saka bumaba. Pagpunta ko sa kanya, nakita ko siyang busy nga. Lumabas si Casey at nakita ko nakatayo sa pintuan. Tinignan ko siya at nidala-dala siyang tatlong box. Kinuha ko naman kagad to sa kanya. Ako na, Noah, pamimilit niya sa akin. Ako na, I can handle this. Sad ko sa kanya, saka siya tumahimik. Tinuro niya kung saan ko dadalhin yung box na dala-dala ko at saka yung nilapag. Huwag kang magbubuhat ng mabibigat, buntis ka Casey. Sad ko sa kanya. Masama sa anak ko yung ginagawa mo. Sambit ko sa kanya ulit. Napamewang naman siya sa akin at nagtataka sa sinabi ko. Bakit ka pala nandito? Tanong ni Casey. Ikaw ba ang pumunta kay Reg para pilitin siya pumayag sa proposal ko sa kanya? Tanong ko sa kanya. Inayos naman ni Casey ang pagkakatayo niya sa harapan ko. Ah, oo. Gusto ko lang makatulong sa kumpanyang hinahawakan mo. Sad niya sa akin. Thank you. Sad ko sa kanya. Tinignan niya naman ako kagad at napanganga. Nananaginip ba ako? Tanong ni Casey sa akin at sa sarili niya. Sabay iwinagayway yung kamay niya sa mukha ko. Kinawakan ko naman ng biglaan ito at mukha siyang nagulat. You didn't dream, ani ako sa kanya. Tinignan ko siya sa mga mata niya at tanging tibok lang ng puso kong naririnig ko. Nilapit ko nang nilapit yung mukha ko at nakita ko siyang pumikit. Tinignan ko yung labi niya at pinikish ang labi nito. Kaya't Bessie, ang tagal! Bigla naman kagad ako naitulak ni Casey sa gulat niya. Kaya yung likod ko tumama sa machine. Aalis na ako. Saka si Casey umalis sa harapan ko at sumulit sa kanya yung kaibigan niya. Buisit, malapit na eh. Mahalikan ko na si Casey tapos bigla. Ah! Kaya nagdesisyon na lang ako umalis. Pagkapunta ko sa office ko, umupo kagad ako. Napakalakas atang pagtulak sa akin ni Casey kanina. Itutulak na nga lang ako sa matigas pang materyales. Casey's POV. Hoy, Bessie! Hanggang ngayon ba iniisip mo yung nangyari sa inyo ni Noah? Tanong ni Sarah sa akin. Napasmirk naman ako sa kanya. Okay, okay. Relax, Bessie. Sabay taas dito ang dalawang kamay niya. Umupo naman siya sa tabi ko at kinlabit niya ako sa braso ko. Sana pala hindi na lang ako dumating, no? Sad nito sa akin. Tumigil ka nga, Bessie. Buti nga't dumating ka. Aniya ako sa kanya. Sus, pero feel na feel mo. Kilig nitong sabit sa akin. Bumalik ka na sa table mo. Go na. Pagtataboy ko sa kanya at napairap na muna siya saka siya umalis sa tabi ko. Tusukin ko kaya yung mata nito? Lagi na lang nakairap? Ano ba tong iniisip ko? Palagi ko na lang naaalala yung nangyari kanina. Bakit naman kasi siya biglang nagkaganon? Hindi ko talaga maintindihan minsan si Noah. May mood siya, meron namang mali. Maya-maya'y off na namin sa binapasukan ko. Sumakay na lang ako sa taxi at hindi na rin ako nagbiyahe na sobra. Kung hindi nagtaxi na lang ako para isang sakay na lang. Pagka para na taxi, nagbayad na muna ako kay Manong saka na bumaba. Nakita ko na nakabukas na yung ilaw at ang aga niya naman atang dumating. Pagkapasok ko'y nakita ko si Papa, Mama at si Pamela. Nakabihis pa si Pamela ng naka-uniform. Niyakap naman kagad ako ni Pamela. Ate, na-miss kita! Sabay yakap nito sa bewang ko. Kaya niyakap ko na rin siya. Nilapag ko yung bag ko sa sofa at pumunta sa kusina. Ma, Pa, tawag ko sa kanila. Lumingon naman sila sa akin. O anak, nakauwi ka na pala, saad ni Mama sa akin. Bakit po pala kayo naparito? Tanong ko sa kanila. Na-miss ka lang ng kapatid mo anak at nagdesisyon na rin akong magluto ng panggabihan. Saad ni Mama ulit sa akin. Pasensya na at pumasok na kami. Binigyan kasi kami ng duplicate ng susi niyo ni Kumare. Sambit ni Mama ulit. Si Mami tinutukoy niyang Kumare, Mami ni Noah. Close na talaga silang dalawa. Samantalang noon, galit na galit si Mama sa mga magulang ni Noah dahil nga sa nangyari sa amin at sa pagtataboy ni Noah sa akin. Hindi pa ba uuwi ang asawa mo? Tanong ni Papa sa akin. Overtime po siguro siya pa. Alam niyo naman po na maraming ginagawa sa kumpanya nila. Sad ko kay Papa. Tinulungan ko naman si Mama na maghanda ng gagamitin namin at saka ko na pinaupo si Mama. Nilapag na ni Mama yung niluto niyang sinigang at saka siya umupo.
Siyempre, nag-pray na muna kami bago kumain. After nun ay saka kami kumain lahat at habang kumakain kami, bigla namang dumating si Noah. Nagulat siyang nandito sila mama at niyaya na siya ni papa na sumabay sa amin. Kaya umupo siya sa tabi ko. Kamustang trabaho mo iho? Tanong ni mama kay Noah. Okay lang po, tugon dito kay mama. Ang pogi naman ni Kuya Noah, bagay na bagay po kayo ni ate. Ngiting saad ni Pamela sa amin. Agad ko naman siyang kinurot sa tagiliran. Ay nakong bata ka, kumain ka na nga lang dyan. Pagsuway ni mama kay Pamela. Noah, kailan ba kayo magpapakasal ni Casey? Tanong ni papa na ikinabigla ko, napahinto naman ako at uminom ng tubig. Papa, siguro po, hindi na natuloy ang sinasabi ko dahil sumingit si Noah. Pinag-uusapan na po namin, right honey? Sabay tingin ni Noah at ngiti sa akin. Ngumiti naman ako sa kanila at tumangon na lang. Sidi pa ako naman yung paa ni Noah sa ilalim ng lamesa at tinignan siya ng masama. Pag-usapan nyo na ng madali yan, hindi maganda sa bata kung sinilang siya at hindi pa kayo nagpapakasal. Ani yan ni Papa sa amin. Ngumiti lang ako at si Noah sa sinasabi ni Papa sa amin. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na rin sila kaagad. Ingatan mong anak ko Noah, bawal magkikilos kapag buntis. Payo ni Mama kay Noah. Yes Mama, maasahan niyo po ako dyan. Saad ni Noah. Sige na, uuwi na kami. Saad ni Papa sa amin at saka sila tuluyang sumakay sa taxi at umalis. Nakahinga kami na pareho ni Noah ng maluwag at saka naunang pumasok si Noah at sumunod ako. What's plan? Tanong ni Noah sa akin. Ikaw ba? Utal kong turan sa kanya. Yes, I agree Casey. Your dad is right. Mas lalong gugulo yung sitwasyon kung hindi tayo magpapakasal. Saad ni Noah sa akin. Umupo na lang ako sa sofa. Magpapakasal kaming dalawa ni Noah? Iisipin ko na lang na para to sa magiging anak ko. Tama naman talaga si Papa sa sinabi niya. Kaya nga ako nandito sa poder ni Noah para sa anak ko. Then kung kaya kong napasunod si Noah noon, kaya ko rin magpapakasal sa lalaking to. Casey, agad naman ako lumingon sa kanya. Bakit? Tanong ko sa kanya. About what happened yesterday. Hindi ko na siya pinatuloy dahil nagtaas ako ng kamay ko. Oo, alam ko na, pero sana wag mong idamay yung anak ko. Ako na lang Noah, ani ako sa kanya. No, I want to say sorry. Saad niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya na sincere siyang humingi ng sorry sa akin. Nasa mood ka ba ngayon? Kanina nag-thank you ka, tapos ngayon nag-sorry ka, saad ko sa kanya. Ang arte mo, saad ni Noah saka siya pumasok sa kwarto. Hoy Noah, nagsasorry ka ba talaga? Bulyaw ko sa kanya. Buisit na to, nagsasorry ba talaga siya sa akin? Sabihan ba naman akong maarte? Napakasama talaga ng ugaling tong lalaki na to. Noah's POV. Tinitignan kong kabuuan ng venue, sinesettle ko na kasi lahat ng aayusin ngayon dahil bukas na gaganapin yung party. Ayos na ba lahat na nandun? Tanong ko sa staff ko. Yes sir, ayos na pong lahat. Sad nito sa akin. Yung party na kasi yun puro may hawak ng kumpanya at nandoon na rin ang mga may nag-share sa amin. Mukhang grande atang gaganapin bukas. Napalingon naman ako sa nagsalita. Tinignan ko siya ulo hanggang paa. Why are you here, Reg? Tanong ko sa kanya na may halong pagtataka. Hindi lang naman ikaw yung kailangan nandito, right? You don't remember na ako magiging chef, right? Pangasar nito sa akin. Kung bangag lang ako na tao, siguro binugbog ko na tong gunggong na to. By the way, where is she? Tanong nito sa akin. Who? Pagbabalik tanong ko sa kanya. Casey, I need her. Saad niya. Ano kailangan niya si Casey? She's not here, Reg. Bakit mo siya kailangan? Tanong ko. May sasabihin lang ako sa kanya. Saad niya sa akin. May bigla naman tumawag sa kanya na isang staff ko. I gotta go, Noah. Wait, isama mo si Casey bukas. Ngiti niya sa akin saka siya umalis sa harapan ko. Napamewag naman ako sa inasta niya sa akin. Sino bang boss ngayon sa amin? Ano bang sasabihin niya kay Casey? At para saan? After that, ay bumalik na ako sa office ko. Iniisip ko pa rin yung sinabi ni Reg sa akin. Gusto kong malaman kung ano bang sasabihin niya kay Casey. Hinawakan ko sentido ko. Hey, are you okay? Bungad na tanong sa akin ni Sheila. Why are you here? Hindi ba uso sa iyong kumatok? Sarcastic kong tanong sa kanya. I'm sorry, Noah. Kumatok ako kanina pero mukhang malalim ang iniisip mo. Ani yan niya sa akin. Bakit ka nandito? Tanong ko. Can I talk to you? Pagpapaalam niya sa akin. For what? For married. I said, hindi na natuloy yung sasabihin ko na hinawakan niya ako sa kamay. Aasahan kita. Saka siya umalis sa harapan ko. Isa pa itong babae na to. Hindi-hindi niya talaga ako tatantanan.
Sumunod na lang ako sa kanya palabas. At huminto kami sa terrace. Ano ba sasabihin mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Nothing. Gusto lang kitang makausap. Sambit niya. Sinasayang mo lang oras ko. Saka ako tumalikod sa kanya pero niyakap niya ako patalikod. Noah, please. I'm still like you. I still love you. Please, I'm begging you. Sad niya sa akin. Pinitawan ko naman kagad yung kamay niya na nakayakap sa akin at tumarap sa kanya. How many times na sasabihin ko na may asawa at anak na ako? And I love her, Sheila. So please let me go. I don't need you. Sad ko sa kanya, saka ako tumalikod sa kanya. Really, Noah? May anak lang siya at pwede mo namang hindi panagutan yun, di ba? Pagmamakaawa niya sa akin, are you crazy, Sheila? Anak ko din nadala ni Casey. And I said, I love her a lot. Pagdiin ko sa kanya ng bawat salita ko. At huwag na huwag mong idadami yung anak ko sa kadepresan mo, saka ako tuluyang umalis sa lugar na yon. Buisit, sira bang utak nun? Para hindi niya alam ang sinasabi ko sa kanya? Hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Kahit na wala pa siya na parang bula sa harapan ko. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Casey na kumakain, kaya pumunta na rin ako sa harapan niya at kumain na rin. Nandito ka na pala. Hindi ko narinig yung dingdong mo, sad ni Casey sa akin. Tinignan ko lang siya ng maigi. Hindi niya siguro napapansin na tumataba na siya, pero kahit na ganun para sa akin ang sexy niya pa rin. Napangiti naman ako dahil kahit kami. Hindi kasal ay nagsasama pa rin kami ni Casey sa isang bubong. Hoy, bakit ka nakatitig sa akin at ngumingiti? Tanong nito sa akin. Good mood ka na naman ngayon ha? Pang-asar niya sa akin. Nating, kain na tayo. Saka ko siya niyaya ulit. Hindi ko na nasasabihin pinapapunta siya noong reg na yon. Pakikuba sa gunggong na yon, kahit kilala niya si Casey, wala pa rin akong tiwala sa mga tao. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.